Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nandiyan si Tita Nine? Aha! May problema ka? Zoe? RJ! Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Monting Channel. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Mangyayari na nga ang di dapat mangyari. Ang muli ngang paghaharap at pagkikita dito ni RJ at dito nga ni Lynette. Lalo pat gumaganda na nga ngayon itong si Lynette at malaki na nga ang pinagbago nito. Kaya hindi naman maiwasan ni RJ na mapatitig at mapatingin dito nga kay Lynette. At nang sa ganoon ay kinatuwa naman ni Chang Susan nang masilayan niya nga itong si RJ. At laking gulat naman ni Zoe nang malaman niya mula kay Chang Susan na nandito nga itong si Lynette dahil nagtatanong nga itong si Zoe na kung ano daw ang ginagawa ni Chang Susan. At dito naman na sinagot ni Chang Susan itong si Zoe na siya lang naman ang PE dito ni Lynette dahil ay kasali at kabilang din itong si Lynette sa magiging interview ng Proudly Pinay. At dito na napataas ang boses ni Zoe na nandito daw itong si Lynette. At sakto naman na dumating nga itong si Robert. At dito na ikinagulat din ni Chang Susan ang muling pagbabalik at pagkikita nilang dalawa. Samantala, kinagulat din ni Moira nang pumasok nga itong si Lynette dahil nagtatanong nga siya na kung sino daw ang kanyang kasabay sa interview. At dito naman na sinabi ni Lynette na siya nga daw. At paghandaan nga ni Moira dahil ilalampaso na naman ito dito nga ni Lynette. At hindi na kailangan na backupan pa daw itong si Lynette dito ni Giselle dahil may importante nga daw siyang aayusin at lalo na at nagkakasakit nga ngayon itong si Don Pepe. Kaya hindi naman napasamahan ni Giselle. At ang ginawa naman ni Giselle na pinadalhan na lamang ng mga damit na isusuot itong si Lynette upang magmukha nga itong presentable sa magiging interview dahil alam ni Giselle na makakasama din niya itong si Moira roon. Sa kabilang banda ay tinuruan naman ni Regan ng pagbabike itong si Annalyn upang mapalitan naman ang alaala ni Annalyn dito nga kay Dr. Tanyag na noon ay tinuruan din ito. At kahit ano pa mang gawin nga ni Annalyn ay hindi pa rin maaalis sa kanyang isipan ito nga ang pagtuturo ni Dr. Tanyag sa kanya. At nang makabalik na nga sa Eastridge itong si Annalyn at Regan, dito naman na sinabi ni Lyndon na imbis magpahinga daw sa break time ay iba ang ginagawa nito ni Annalyn at nagpapaturo dito kay Regan sa pagbabike. At dito naman na hindi matiis ni Annalyn ang sagutin nga itong si Doc Lyndon na ano daw itong problema sa kanya kung tuturuan at sumama daw siya dito kay Regan. Tila nagsiselos na nga itong si Lyndon Javier dito nga sa samahan dito ni Lynette at Regan. Sa kabilang banda, meron naman isang pasyente na bata at nagtataka din itong si Annalyn na kahit ano daw ang kanyang gawin ay hindi pa rin talaga niya makakalimutan ang kanyang ama dahil tila napilay nga ang batang ito sa pagbabike at naalala niya ang kanyang ama na tinuruan siya nga nito. At ganoon na lamang ang pagmamahal nga bilang ama dito nga sa kanyang anak. At pipilitin naman na kakalimutan nga ni Annalyn ang masasakit na mga alaala na kasama nga dito ito nga si Dr. Danyag. At laking tuwa naman ni Zoe at Moira nang makasama daw itong si RJ at gagawa nga daw sila ng panibagong memories na kasama nga itong si Moira. At dito naman na tatanggihan sana ni Moira itong in-offer sa kanya na interview dahil nagbabalak nga daw silang magbabakasyon kasama nga itong si RJ upang makabuo naman sila ng panibagong memories. At dito naman na sinabi ni Robert kay Moira na mas maganda na tanggapin na lamang itong inaalok sa kanya na interview dahil ay sikat at marami daw at itong manonood. Kaya sumang-ayon na rin naman itong si Moira at hindi naman niya inasahan na ang kanya makakasama ay walang iba kundi itong kanyang mortal na kaaway na si Lynette. At nagbabanta nga ito habang kausap si Zoe na hindi pa daw sila tapos ni Lynette dahil maghihiganti pa daw itong si Moira sa ginawa ng pagpapahiya ni Lynette dito nga sa kanya. Kaya yan po ang ating patuloy na pakabangan sa muling ang pagkikita dito ni RJ at ni Lynette. Kung hindi ba mapipigilan ni RJ ang kanyang sarili na mapahanga at
ma-inlove muli dito nga kay Lynette at maaalala na nga ba ni RJ kung sino nga itong si Lynette as Desai. At baka hindi natin akalain na mayayakap na bigla lamang itong ni Dr. Tanyag itong ang si Lynette ngayon dahil mananabik naman dahil matagal-tagal din itong nawala itong ang si RJ dito sa buhay ni Lynette. Yan po ang ating patuloy na pakabangan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!